So yung sa akin lang guys, pinakamahalaga po sa akin, unang pinakaimportante na bagay ay maibalik ko lang po yung puhunan dito po sa aking mga baboy, yung capital, yung gastos sa feeds, mga vitamins at saka yung iba pang mga ginastos ko ay maibalik lamang yung puhunan, okay na po ako doon. Pero bitter po, no? Mas maganda po sana kung may ginansya, no? So yun lang guys ang aking masasabi, hindi po sa dahil nakikita natin na malalaki po yung aking mga baboy dito ay mabibigat po. Ayoko pong mag-expect ng mabigat na kilo sa kanila. Ang kasagutan po or ang final result ay hi guys, good morning. Kumusta na? Sa video na to guys, ako po ay mapagpakumbabang magbibigay po ng update sa inyo dito po sa aking mga baboy, sa aking munting baboyan. So, ang edad po nila ngayon guys ay 3 months and 10 days old, no? Since weaning. Ang kanilang status guys, merong malaki, yung tamang laki lamang, at meron din pong maliliit, no? Hindi naman sobrang liit. Ang tansya ko po sa kanila guys ay siguro 65 kilos lamang yung mga maliliit, no? Ang mga malalaki naman guys, yung medyo malaki lang, siguro mga 75 kilos pataas konti, no? Kasi guys, ako ayoko pong mag-expect, no? Ayoko mag-expect na ang mga baboy ko ay talagang mabigat. Kasi guys, malapit ko na po itong ibinta, no? So kung ano man ho ang kalalabasan, yun po ay aking tanggap, no? Kailangan po nating tanggapin. We must be an acceptant person, no? Whatever happen na nangyayari sa buhay natin. So ganun guys, no, ang mga baboy ko. Actually guys, kahapon nakabinta ako ng isang piraso, yung maliit po na manipis ang katawan na lalaki na baboy, yung kambang na may puti, no. So ang binta ko guys, umabot po siya ng 67 kilos. So ang price naman guys, 165 pesos, 67 kilos po yon. Kasi guys, actually siya po ay kapitbahay namin dito, nagkakatay pa siya ng karne. Then sabi niya sa akin, kung okay lang sa'yo dong, bibilhin ko yung isang piraso mong baboy, yung maliit lamang, no. Yung maliit lang yung aking bibilhin. So, nakiusap po siya. Sabi ko sa kanya, actually tatay po kasi ang tawag ko sa kanya guys eh. Sabi ko sa kanya guys, yung baboy ko ay may buyer na po yan, no? Naka-reserve na po yan sa buyer. Kaso nga lang, inisip ko sa kanya na kapitbahay ko tapos matanda, nakiusap naman, pinagbigyan ko na lang po, no? So, yun po guys, ang aming napagkasanduan na presyo ay 165, 80 kilos pataas or bumaba man. Yun pa rin po ang aming napagkasunduan. Kasi nga actually, ang sabi niya, kung pwede, kung papayag daw po ako na 116 na lang. Sabi ko naman po sa kanya, kung okay lang sa'yo tayo, 165 mo na lang kasi nga baka malugi ako. Tapos, ang live weight po dito sa aming lugar doon sa livestock ay 170 pesos, 80 kilo pataas. So, sabi ko sa kanya, kung okay lang sa'yo tayo, gawin mo na lang 165. Either bumaba siya ng 80 kilos or pataas ng 80 kilos. So, kung okay lang sa'yo, Tay, deal lang po tayo doon. So, in short, to make a long story short, nagkasundo po kami sa 165. So, dito guys, ito, mapakita ko po sa inyo ha. So, ito sila guys. Actually, tatlo na lang sila dito, no? Ayan. Kung maalala nyo po ang aking ibang video na apat sila dito. Ang nawala rito guys, yun po yung lalaki na baboy na manipis yung kanyang katawan. Na kambang na itim at puti, no? So, yun po ang maliit doon. Yun po ang binili ni tatay na aming kapitbahay dito. So, yun guys, ang status nun, medyo matangkad lang yun ng konti dito sa maliit na to. So, umabot po siya ng 67 kilos, no? Ang total price kasi nun guys ay 11,055. So, dito guys, kung atin pong makikita, tatlo na lang po ang naiwan na baboy dito, no? Kasi nga po, sa nasabi ko na, nabinta ko na po kahapon yung isang piraso. Yung baboy na malaki, yung baboy na maliit, na manipis ang katawan, na matangkad, no? Yun po yung pinakamanipis na katawan. So, umabot yun guys ng 67 kilo, no? Ang tansya ko po nun ay 65 kilos lamang. So, dumagdag po ng 2 kilo. Ayan, gutom yun guys eh, pinakilo ko gutom, no? So, ganito yun ka, ano guys eh, halos ganito ka laki, no? Actually, medyo malapad lang to at malaki ang puwit nito, no? Yung katawan, medyo mabilog ng konti itong baboy na to. No, hindi naman 'to malaki, guys. Kung sa paningin ninyo malaki 'to, pero hindi po siya malaki, no? Ang tansya ko naman nito, guys, ito to. 65 kilos lamang ang tansya ko nito. Tansya lang 'yung, guys, ha. Tapos ito naman, 'yan. Tumataba-taba 'to eh. Mga 75 kilos or 70 na, mga ganun.
pataas, no? Yan. Kasi guys, ako ayaw ko pong mag-expect ng malaking kilo sa baboy. Kasi nga po, hubin pa, bata pa. Although may mga baboy guys na pag-abot or pagdating sa 3 months old ay umaabot na ng mga 80 kilos pataas, 80 kilos hanggang 90 kilos. Minsan nga abot ng 80 kilos to 100 kilos eh, no? May mga baboy na ganun eh, depende po sa lahi ng baboy. Kung maganda po ang lahi ng baboy, talagang aabot ng ganung kilo, no? 80 kilo hanggang 100 sa 3 months old na pag-alaga, no? So, meron din namang pangyayari na may mga baboy na talagang mabilis lumaki, mabilis din sila kumain, no? Kung tama yung pagpapakain. So, ito guys, kung atin pong makikita, no? Masikip din dahil po sa kulungan na hindi po right ang size, no? Pero honestly speaking po sa inyong lahat ng mga viewers ko ay gusto ko lang i-express ang aking saloobin regarding po sa kanilang timbang. Ayoko pong mag-expect ng malaking kilo o mabigat na kilo dahil hindi naman po kalakihan tong baboy na to eh. Tsaka hindi po sila ano guys, hindi po sila sadyang malaki, no? May mga 65 kilos dito hanggang 70. Tantya lang guys ha. So yung sa akin lang guys, pinakamahalaga po sa akin, unang pinakaimportante na bagay ay maibalik ko lang po yung puhunan dito po sa aking mga baboy. Yung kapital, yung gasto sa feeds, mga vitamins, at saka yung iba pang mga ginastos ko ay maibalik lamang yung puhunan, okay na po ako doon. Pero bitter po, no? Mas maganda po sana kung may ginansya, no? So yun lang guys ang aking masasabi. Hindi po sa dahil nakikita natin na malalaki po yung aking mga baboy dito ay mabibigat po. Ayoko pong mag-expect ng mabigat na kilo sa kanila. Ang kasagutan po or ang final result ay nandun po sa sitwasyon na makikita po natin kapag sila po ay tinitimbang na sa kilohan. Okay? So guys, bago po tayo magtapos, gusto ko pong pasalamatan ang lahat po ng mga nag-subscribe, ang lahat po ng mga nanonood, yung mga organic viewers, no? Sa lahat po. Sa, basta sa inyong lahat guys, maraming salamat po. Huh? Ito na guys, ang total expenses ng isang piglet. Ang isang piglet po ay naghalaga ng 3,500. Feeds and vitamins, 4,361.20. Total expenses po natin ay 7,861.20. Sales po sa isang maliit na baboy ay 11,055 pesos less total expenses po na 7,861.20, net po natin ay 3,193.80. Shout out po kay Kakatuka Channel, shout out po sa iyo, at kay Mark Philip Loriana watching from Coron, Palawan. Shout out po. Madamo gid nga salamat, daghang salamat sa inyong paglantaw, no? Mabuhay po kayong lahat. Okay, kung meron man kayong mga concern guys, kindly comment na lang po sa ilalim at yan po ay ating sasagutin kung kaya po natin sagutin, no? Sa mga hindi pa ho nag-subscribe, kindly subscribe na po and click the bell ring para po ma-notify ka kung meron po akong mga new upload. So mabuhay po kayong lahat guys, lagi po kayong mag-iingat. God bless ho sa ating lahat.